Magandang gabi sa atin, no? Advertise ko lang, gonutrients.ph. So, makikita nyo yung product nila doon, ng coffee, ng juice, ng milk tea, and capsule. So, marami nagtatanong kung paano at saan makahanap ng food manufacturer. Siyempre, gonutrients.ph. So, starting 400,000 to 700,000, meron na kayong sariling brand, may sarili na kayong business. At meron din silang FD assistance at ilan pang mga documentation na i-assess kayo. So, yun, balik tayo sa vlog natin. So, 600,000 na tayo at 20 million, so magto 22 o 23. So, ganun kalakas yung market natin sa TikTok. So, paano ko siya nagawa? Paano ko siyang pinagmamalaki araw-araw? Siyempre, win-work natin yan. Secret algorithm pa rin. At tamang, siyempre, tamang formula pa rin. So, yun. Marami pa rin akong ipagpapasalamat sa achievement araw-araw. Kahit siyempre, kahit puyat, kahit parating maraming responsibility na mag-isa ka sa buhay. So, kailangan pa rin i-enjoy mo yung work mo. No matter what happen, kailangan talaga i-enjoy mo yung day by day, night by night sa trabaho. Kasi kung hindi mo siya i-enjoy, asa ka sa advertising na gagamit ka ng pera. Kung isa ka talagang nag-aaral ng IT, kailangan mo talaga mag-enhance, mag-create ng sabihin natin ng experiment, kasi kailangan yun. Mag-research, magbasa ng mga tamang libros about entrepreneur at yung community needs para malalaman natin kung ano ba talaga yung akma para sa business mo. Syempre, marami talagang tanong. Nandyan yung small business, nandyan yung mga big time na business, nandyan yung sabihin na lang tayo, for example, logistic, nandyan yung logistic, o anong proseso ng logistic, syempre, nandyan din yung mga agency. So, pero ang pinaka-in talaga na magbo-boom talaga yung business is itong meron kayong product at tamang pagmamahal sa product, focus lang. Kasi hindi pwedeng once na mag-create kayo ng business is hanggang doon lang. Syempre, kailangan nyo pa rin na i-market ng tama. I-market din ng maayos. Kaya nandito ako na mag-guide sa inyo kung paano yung business. So, pag na-create na yung mga product nyo, nandito ako para i-guide kayo sa marketing. So, para magustuhan din ng mga tamang tao sa community na needs nila na hindi masyadong mahal, tama lang, community price, DTI price, at meron din silang tamang pangangailangan dun sa product nyo. Sa daming produkto ngayon sa Pilipinas at sa ibang bansa na galing, kailangan din natin na magkaroon ng sarili nating product. So, kung meron kayong budget, na alam nyo, kaya nyo naman mag-create ng sarili nyong brand, tutulong yung GoNutrients na mag-create ng brand, mag-ayos ng packaging, mag-ayos ng formula sa mismong mga taste ng mga coffee, juice, milk tea, at capsule sa food supplement, sila, magtutulong sila sa'yo. So, ako naman, tutulong din ako sa market para ma-enhance din yung business nyo. Siyempre, as a part ng marketing, i-guide ko rin kayo for free consultation, syempre. Ngayon, ang masasabi ko lang, sa loob ng apat na araw, sumipa talaga ng milyong-milyong views. So, hindi ako makapaniwala na ganun kalaki yung nangyayari. So, kahit siguro mag-invest ako ng 30,000 to 40,000 para sa boosting sa TikTok, hindi kakayanin yun. Hindi kakayanin yung sabihin natin 19 million sa loob lang ng tatlong araw. Kasi nga, apat na araw. Kasi nga, yung content kasi na ipipilit mo talaga, ipapasubo mo talaga sa mga taong manunood. I mean,
ang daming crisis sa Pilipinas, ang daming crisis sa buong mundo, ang dami ng worry ng mga tao, work, financial. So nandiyan talaga yung sinasabi nila na economic, so economic crisis. So syempre, ikaw naman, hindi basta-basta na isalubong mo agad yung product sa isang tao na alam mo namang stress. Isalubong yung ang product sa isang tao na alam mo namang short budget. So kailangan mo siyang pasahin. Para ka lang nag-live selling, kailangan mo siyang pasahin. Kailangan mo siyang i-encourage na ito, nakakatulong to. Ito, ang una kasi sa community buyer is yung price, quality at standard at yung needs din nila na optional, needs ng family nila, needs ng personal nila na pangangailangan. So yun talaga yung makakuha lang ng dalawa or tatlo, the best na masarado mo na yung deal. Pero kung hindi nila needs yun, hanap ka ng way. Pero yung way na yun, yun naman din mag-consume ng maraming oras at waste of time. So kailangan din i-ano din yun, i-segue din yun. So ano ba talaga yung pinaka the best? Yung pinaka the best is yung araw-araw papalo yung account ng million-milyong views, million-milyong manunood dun sa mismong account. At syempre lahat ng i-advertise mo dun sa account na yun, business. Syempre kahit anong business yun, makikita nila. Parang nanood ka lang sa YouTube. Pag nanood ka sa YouTube, may magpa-pop up na ads. Wala kang choice kundi i-skip yun. Kung hindi mo i-skip yun, mapapanood mo yun. So at the same time, napaka-simple lang talaga ng social media. Eh. So nakadepende pa rin kung paano mo dadalhin yung yung tamang formula na yun. Kasi kahit naman siguro mag-advertise din sa Pilipinas lang, sa ibang bansa. Pero kung ibang country mo na yun, yung pera na ilalagay mo dun sa advertisement, kahit sabihin natin 500,000 yun, hindi naman makakarating ng ano yun, kasi kakainin lang din ng Google, kakainin lang ng YouTube, kakainin lang ng Facebook. So kailangan, pag mag-advertise tayo, may balance. So hindi ka pwedeng aasa lang dun. Kailangan i-work mo rin yung backlinks, i-work mo rin yung content, i-work mo din yung mga advertising na niraraan mo. Kasi nga, kung aasa ka lang sa isang bagay, hindi siya mag-work. Kailangan talaga success, middle, at yung starting, kailangan ipagsasabay mo yun. Siyempre, hindi po pag sinabi mo, kaka-start mo lang, is hanggang dun lang, kakain ka pa ng maraming weeks or months para lang matupad yung ganung expectation, hindi pwede yun. Kailangan talaga, isugal mo talaga yung time na i-work mo talaga yun para magkaroon ng magandang blending. Kasi, kung napapansin nyo sa TikTok, bawal mag-post ng mga sensitive about sa, syempre, nandyan yung human rights, nandyan yung mga animal concern, bawal yung mga violence, bawal. So ang TikTok, naghigpit sila by the CEO of Singaporean na entertainment lang, na hindi siya below the belt. So kailangan talaga na yung parang tipong hindi siya pwedeng magkaroon ng magandang bad influence, kasi nga pinag-iinitan na siya ng US government regarding for sa ganitong sistemang pulisya, dahil syempre about sa issue nga ng country issue. But this is the business way, na hindi naman talaga nawawala ng issue yung bawat country. So ang ano kasi dito is we're talking about business. So everyone, na mahirap ka man o mayaman ka man, kailangan mo talaga mag-start ng business. Kasi nga, kung mahirap ka, hindi ka maghanap ng work, hindi ka mag-business, hindi ka maghanap ng way, syempre nandun tayo sa suffer, magsasuffer ka. Ginusto mo yun sa part na yun, na kumbaga hindi ka naniniwala sa kakayahan mo. So hanggang dun ka lang talaga. Pero kung mayaman ka, gusto mo talagang
mas yaman ka talaga na gusto mong dumubli yung pera mo, gusto mong hindi ka mawalan ng budget end of the year, yun ang tama talaga na magkaroon ka ng business. So, alam naman natin na sa buhay ng social media, nandiyan talaga yung ano, nandiyan talaga yung ego, nandiyan talaga yung security at saka yung negative feedback. Kung hanggang negative, parati kang negative, takot ka kasi nga maraming mali, maraming ganito, ganyan. Alam nyo kasi hindi lahat perfect. Kailangan talaga nyo maging aggressive, positive. Kasi kung mapapansin nyo, the way naman na win-work out kung isang bagay, medyo may mga baliktaran, merong nilalaro yung mga keywords. Kasi nga kung alternate na same page, kuwari, same kulay lang, red. Red na nga sa kasama mo, magre-red ka pa. Wala. So, kung magkakaroon ka ng titanium na kulay na scramble, yung parang mas malupit pa na glossy sa katulad sa rainbow, mapapansin mo. Kasi nga, mas unique. Yun yung art. Kung meron kang art sa buhay mo na bilang artist, creative things, dun ka makakakuha ng tamang successful, tamang engagement at tamang appreciation sa araw-araw. So, yun lang yung sabi ko. And thank you Lord sa opportunity na yun, nakapag-vlog na naman tayo with success sa numbers, sa engagement. Thank you Lord.